but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Verse 20. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. For all flesh is like grass, and its glory like the flower of grass. The grass withers and the flowers falls, but the word of the Lord remains forever. And this is the good news that was preached to you. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makakaupo. Ang pagkakasulat po ng liham ni Pedro sa mga mananampalataya ay makita natin sa kanyang salutation to the dispersion o yung mga na exile. O ito yung mga mananampalataya na nagmula ang istorya nila sa Book of Acts na sila'y naligtas, tinipon, ilang libo sila hanggang sa dumating ang persecution sa church at sila ay nangalat. So ito po ay sinulat ni Apostol Pablo and Apostol Peter na dating mangingisda at ngayon ay disipulo na at naging apostol ni Kristo Jesus at siya po ay nakasaksi sa paghihirap ni Kristo. Kaya po itong sulat na ito ay pagpapakita hindi lamang ng mga pananalita ng katotohanan, ngunit katotohanan nakabase sa kanyang first-hand account ng suffering ni Christ. Ito po ay maaaring na isulat ni Apostol Pedro sa Roma na ginagamit kasi nila yung terminology because when this was written, it is under the rule of Nero. Si Nero po ang isa sa pinakamasama at pinaka-controversial na tawag doon, emperor ng Romano, ng Roman Empire. At siya yung tinatawag sa panahon nila na the beast. So isang mabangis na hayop. At dahil po doon, during Nero's reign, nag-disperse yung mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Kaya ang code name po nila sa Roma ay usually ginagamit yung term na Babylon. At dahil po dyan, sa pagkakakalat ng mga mananampalataya, binanggit po doon sa salutation, in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Ito po ay mga lugar sa Asia Minor o modern-day Turkey na kung saan ang mga teritoryo pong ito ay nasakop ng Roma. At yung kultura nila ay pagano because of the Greek and Roman culture na nangalat sa mga lugar na iyon. So can you imagine, there is this persecution prevalent among the church and at the same time, yung kanilang kinalagyan ay hindi friendly places sa kanila in terms of their faith. Meaning, readily na kung sila ay napunta sa mga lugar in the Asia Minor, nandoon na kaagad yung hindi ka man patayin, pero papatayin yung pananampalataya mo dahil kalat na kalat yung kasalanan sa kanilang kinalalagyan. Nandoon yung pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, pagiging pagano at ang mga immoral na pamumuhay. Ang tema po ng pagkakasulat na ito ay pagpapaalala sa mga mananampalataya na merong pagliligtas ang Panginoong Diyos at dahil may kaligtasan, kailangan magpatuloy ng mananampalataya na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil may kaligtasan. Ibig sabihin, si Pedro po ay sinasabi niya, hindi mawawalang saysay yung suffering na inyong nararanasan ngayon dahil may pagliligtas ang Diyos. At dahil may pagliligtas ang Diyos, ang pananampalataya ay nakasalig sa kaligtasan sa nagawa na ni Kristo. Ano bang ginawa ni Kristo? His death, burial, and resurrection, which is the gospel. At dito ina-encourage ni Apostle Peter na manalig kayo sa natapos na gawa ni Kristo na kung kayo'y nagsasuffer ngayon, pinagdaanan niya rin yan at
merong katapusan yan. May kamatayan man ang isang Kristiyano, meron namang muling pagkabuhay. So, sa pagsulat ni Pedro sa kanyang mga kapatiran na mananampalataya, they are being encouraged to endure. Endure the persecutions, the sufferings that they are experiencing by living in holiness. The endurance of a Christian is can only be attained by connecting ourselves to the graces of God. Yung makakonekta tayo by living in holiness, to remain faithful in Christ, manatili sa Kanya, at manatili sa paglakad sa makipot na daan. So sa madaling salita po, itong pinag-aaralan natin ngayon ay napaka hirap ng pinagdaraanan nung mga kapatiran na bumabasa nung sulat ni Pedro na kanyang pinarating. At dahil sa kanilang kahirapan na nararanasan, napaka timely o napakasakto sa panahon na magbigay si Apostol Pedro ng encouragement. At ang encouragement na ito ay para mapanatili ang pananampalataya ng mga naghihirap sa persecution at sa anumang suffering. Whether it's threat against their life or hunger, thirst, o kung ano pa mang paraan ng persecution. Dahil, bakit? Kung ang mananampalataya hindi mananatili kay Kristo Jesus, it only proves that he or she was never saved at all. Pero ang paalala ni Pedro, kayo ay niligtas ng Diyos. Kayo ay pinapanatili ng Diyos, at kasama sa pagpapanatili ng Diyos ang pamumuhay ng may kabanalan. So if you're a Christian back then, sa panahon na yon, marami kang dahilan. Talikod na lang ako. Kinakatay na yung mga mahal ko sa buhay. Ginugutom na kami. Pinapersecute kami. In the time of Nero, it was the time na napaka-hostile ng Roman Empire sa mga Kristiyano. Ginagawa sa kanila, sinusunog sila ng buhay, pinapakain sa mababangis na hayop, sila'y tinatanggal sa kanilang mga tahanan. Kaya marami silang dahilan na tumalikod at mamuhay na lang na may kapalaluan, no? Tumalikod na kay Kristo. Pero ang challenge dito ni Pedro, bantayan ninyo ang inyong mga buhay. Merong anay. At ang anay ay ang kasalanan na nanais na sirain ang inyong mga buhay. And speaking of termites, anay, sino na yung nakakita ng anay? Pag nakita kayo ng anay, ibig sabihin yung anay na yun ay hindi nag-ingat. Kasi ang mga anay ay ayaw nilang ma-expose talaga. Nag-iingat po sila. Kaya madalas nakabaon sila sa mga kahoy, nakabaon sila sa mga lupa. And these termites, these are the creatures na bane or ang nakakasira sa mga tahanan. Itong maliliit na mga anay na ito ay kung papaalo sila kayang gumawa ng complex structures underground or above ground, nakakagawa sila ng mga mounds, termite mounds, na kung saan pag nakita natin, napaka-complex. May mga parang nagsasangasangang mga tunnels. And this also, the same termites na kayang magbuo ng complex structures, and we can argue that these are beautiful structures. But these same termites can cause complex structural problems to an infested house. Sa isang bahay na mayroong anay, nakakasira talaga ito ng matindi sa mga tahanan. But do you know, itong mga termites na to ay mayroon ding kinatatakutan. Pag nakita natin, titigas ng mukha ng mga anay na to, ha? Kahit saan na lang, kahit ano, kinakain, kahit nga libro eh. No? Kahit saan. So, isipin natin, anong pang papatay dito? May kinatatakutan ba sila? But yes, they have something to fear. And this object of fear is called the entomopathogenic fungus. Ulitin ko, ha? Entomopathogenic fungus. This is a kind of fungi na kung saan kapag sila ay na-infect nitong fungi na to, pwede silang makahawa
sa ilang mga termites, and then hahawa sila hanggang makarating yung fungi sa kanilang termite queen, at yung termite queen ikakalat lalo sa kanilang colony yung fungi na yon. And what happens to them is this. Kapag sila na-infect ng fungi na ito, na para silang mga zombie. Nawawala na sila ng ulirat at tumutubo sa kanilang katawan mismo yung mga fungi. Sila nagka-fungi na. Nagka-buni, an-an, alipunga, mga ganyan. Yun, napakasimple lang. Pwede mong gamutin ng canister or whatever ointment you have. But this time, sa mga termites, pag tumubo sa kanila, tinitake over ng fungi na ito yung structure ng isang termite, at nawawala na yung pagka-termite ng isang termite, nagiging fungi na siya, at hindi lang isa naapektuhan, lahat. At ito yung kinatatakutan nila, because this fungi can kill all of the colony, buong colony. Kahit isa lang ang infected at makapasok sa colony nila, patay ang lahat. So, because of that, nag-iingat sila. They want to preserve their colony, their kingdom, their life. So, merong mga soldiers na naka-guard, soldier termites, kung may soldier ants, may soldier termites, naka-guard sa bukana ng colony. At pag nakita nila, na-detect nila na isang worker, may dala-dala siyang fungi na ito, ia-aresto nila ito, at itong dalawang soldier termites ay dadalihin itong infected worker termite sa tinatawag nilang graveyard. At doon, brutal yung mangyayari. They will decapitate the head of the infected termite, papatay nila, pupugutan nila ng ulo, at pag napugutan nila ng ulo, yung dalawang soldier termite will commit suicide. Bakit? Because they are already infected. So one-way road lang yon. Pag nakita nila infected ng isa, sasamahan na nila, isa-sacrifice na yung buhay nila para hindi makapasok sa colony nila yung virus o yung fungi na pwedeng pumatay sa kanilang lahat. All is done to preserve their queen, kasi yung queen, yun yung nagpapakalat o nagpaparami sa kanila at yung buong colony nila. And we can learn something from that. May matututunan tayo sa mga anay. When it comes to dealing with sin and preserving our holiness, I pray that this sermon will help us to be like the soldier termites who will be so passionate and sacrificial in dealing with sin to the point of personal mortification of that sin. Na may matutunan tayo sa mga anay na ito na pagdating sa pag-mortify natin sa sin, sa pag-prevent natin ng pagkakahawa ng kasalanan, dumating tayo sa punto na inuuna natin yung mga personal sin natin, that we mortify them. To preserve the holiness of the body of Christ. To preserve our holiness, our purity. So this afternoon, kung ang makita lang natin ay sa sarili nating lakas, ang pagpapreserve ng holiness, magagaya tayo doon sa mga soldier termites. Pwede tayo magpakamatay na lang para matapos na ang kasalanan. But it doesn't solve anything. Because the solution against sin and the perseverance and preservation of the holiness of the body of Christ is to Christ, is through Christ alone. Sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya ngayong hapong ito, we must understand this message. The believer's holiness is divinely given. It is given by God. Kung paano ang salvation is initiated divinely, kung paano ang kapayapaan ay binigay din ng Diyos, ganun din po ang kabanalan. Holiness is divinely given. When Christ propitiated for our sins, His holiness given to us and our sins given to Him, ano po nangyari? We were made holy. So the message is, the believer's holiness is divinely given, yet humanly
lived. Ito'y binigay ng Diyos, ngunit kailangan nating ipamuhay bilang tao. Nandito pa tayo sa lupa bilang tao at pwede bang maging banalang tao? Now, you can argue at sabihin mong, wala namang perpekto sa mundong ito. No one can be totally holy. Well, let me tell you this. For all those who have placed their faith in Christ, lahat ng nakay Kristo, we are already been made holy. Tayo ay pinabanal na ng Diyos. At sa kabanalang yan, hindi yan para ipagyabang natin. Hindi yan para intindihin natin na, wow, banal ako. Mas banal ako sa kapitbahay ko. Mas banal ako sa kapitbahay kong adik, marites, pagnanakaw. Lahat na, binuso natin lahat ng kasalanan sa lahat, ang tingin natin sa ating mga sarili ay mabubuti. That's not the kind of holiness that Christ has given, but rather this is a holiness which is divinely given so that it will enable us to live a human life that is holy. Binigay ito ng Diyos para maging posibleng makamuhay tayo ng may kabanalan bilang tao. Ang Diyos ay banal, banal, banal. At sinabi sa salita ng Diyos, without holiness, no one can see God. No one can please God without faith. And faith and holiness are intertwined. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, nandun ang pagpapabanal niya sa atin. We've been justified, pinawalang sala, pinabanal, ngunit patuloy na pinababanal. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagkakasala pa rin tayo. Pero itong pagkakatawag sa atin ng Panginoon, we must do everything to prevent the decay of that holiness. In fact, we must do everything so that the holiness can grow in our lives. Mas lalo itong umigting, mas lalong lumago, mas lalong makita ang kabanalan sa atin. So the point here is, we have 3 points. Baptist daw kasi tayo. First point is, we must gird up our loins. Pag sinabi natin gird up our loins, in chapter 1 verse 13, therefore preparing your minds for action, sa ibang version, gird up your minds. Pag sinabing gird up, ihanda mo, may readiness, meron kang ginagawang action na i-prepare mo yung sarili mo for something. And in this case, kapag nung unang panahon, pag sila ay tatakbo, pag sinabing geared up your loins, ang kanilang mahabang mga damit, kasi mahaba yung mga damit tong araw, kahit lalaki, may mga toga pa nga silang sinusuot. So, anong kailangan gawin? Kailangan itong ililis, talian ng belt para hindi sumabit kung saan, hindi sila matapilok. Kung sila naman ay sasakay sa kabayo, kailangan kanilang mga balabal ay nakapulupot sa kanilang bewang, nakaipit ng belt para hindi sasabit kung saan sanga o kung kanino mang tao o kalaban. So girding up our loins means to prepare ourselves for a holy action. So the point here is, a Christian life is a race. As mentioned by Apostle Paul, we run the race. As mentioned in Hebrews, tayo tumatakbo in view of the great cloud of witnesses, so let us run. Manakbo ka, tumakbo ka. So this is a race. And we must gird up our loins so we can walk and move and run in obedience to God. So how do we go about in preparing ourselves and girding up our loins? Letter A, do not be conformed to the passions of your former ignorance. What does it mean nung sinabi ni Pedro, huwag kang makonforme sa dati mong mga lust at sa iyong kapalaluan, sa iyong kamangmangan. We are so dumb and ignorant. Ignorant of what? It's not that we're ignorant that we're sinning. No, alam natin nagkakasala tayo. It's not that we don't know what type of sin that is. In fact, kaya mo nga tinatago yung kasalanan dahil alam mong kasalanan yan eh. Bakit ang nagsasabu, hindi nagsasabu sa kalye? Bakit ang pumapatay, patago? Unless talagang wala na siyang takot. Pero ba't itong mga bagay na ito ay ginagawa patago? Because we know, kahit unbeliever, alam nilang kasalanan yan. So, anong ignorance natin?
our ignorance about God's holiness. Namangmang tayo. At ganun na nangyari kay Adan at Eva. Anong ginawa nila pagkatapos sila nagkasala? Para silang natuto, nalaman nila sila'y hubad. They understood that they are already naked. But they were so foolish to think. Naging mamang sila sa pag-iisip na pwedeng takpan ang kanilang kahubaran ng mga dahon. Na pwedeng lang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng pagtatago sa hardin. Those things are futile. Wala tayong magagawa doon. So when Christ saved us, binuksan niya ang ating mga isipan, we are now not ignorant. We can't help but see God's holiness. Nakikita natin ang kabanalan ng Diyos. At sasabihin ko sa inyo, if you have heard the gospel, if God has worked in you, you cannot help but see God's holiness. And in turn, sabi dito, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. Sinasabi sa mga mananampalataya na sinulatan ni Pedro, alam nyo na ang katotohanan, niligtas na kayo ng Diyos, ngayon nangalat kayo sa mga bansa, at yung mga bansang kinalagyan nyo ay hindi friendly sa inyo. These are places na kung saan hindi ideal maging Kristiyano. But they are being reminded to conduct yourself. Mamuhay ka ng may takot. Why? Because yung isa pang nawala sa atin, nawala yung genuine na reverence kay God. Si Adan, nung natakot siya sa Diyos, siya natatakot. Anong kinatatakutan ni Adan? Natatakot ba siya na paggalang? Oh, he was afraid of the wrath of God. Nawala yung view ng holiness, pumalit view of sin, yung kasamaan na ang nakita nila, and then the view of reverence, of a fearful reverence na palitan ng fearful view of God's wrath. Anong resulta ng isang makasalanan na takot sa parusa ng Diyos? That person will do everything to erase God from his memory, from his life, from his family, from his workplace, sa lahat-lahat. Tatanggalin niya ang Diyos. Dahil takot siya. Sabi ng mga atheists, Christians, the religion of Christianity or those religious people are afraid of the dark. Kaya gumagawa sila ng Diyos. Well, the truth of the matter is, ito yung sagot ng marami, ng mga theologians, atheism is for people who are afraid of the light. At yan ang sinasabi ng John chapter 3. Because they don't want the light because it will expose their lives. May expose sila. At kung tayo bilang mananampalataya, tayo nasa ilaw na, nasa kaliwanagan, na-expose tayo sa holiness ng Panginoon, we now live and conduct ourselves with fear and trembling in view of God's holiness. Not because of the fear of His wrath, though nandun din naman yon, but because of reverence. May paggalang at pagpipitagan tayo sa Diyos. Meron na tayong pamumuhay na nalalaman natin na kapag tayo magkasala, niyuyurakan natin ang natapos na gawa ni Kristo. Kaya humihingi tayo ng tawad. Tayo nagpapakabanal at patuloy na nagpapakabanal. So take note of this. In view of the gospel, our life of holiness must be so obvious that the world will notice that we are the children of God. In view of our faith, in view of the finished work of Christ, dapat ang pamumuhay natin ay obvious na ikaw ay bagong nilalang. Ikaw ay isang Kristiyano. Dapat nakita ka ng mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, kaklase mo, aba, ibang tao to. Hindi ka ganyan dati, anong nangyari sa'yo? Kesa naman, tropa yan. Parehas lang tayo niyan. Alam mo, Brad, gustong-gusto ko sa'yo kasi Kristiyano ka, pero nakaka-relate ako sa'yo. Pag narinig mo na yan, may problema ka na. Dapat hindi makarelate sa atin yung unbeliever. Bakit? The only way that they can relate is when they experience the saving grace of God. Yun lang magiging commonality natin bilang believers.
Di ba lang hindi makarelate sa'yo ngayon ang kapatid mo o ang mahal mo sa buhay o classmate mo o kung sino man nakakilala mo. Hindi sila makarelate at hindi ka rin makarelate dapat sa kanila. In that sense, because you're living a holy life and it's so obvious na mapapansin nila, ah, anak to ng Diyos. The problem now is, hindi na natin ma-distinguish ang kinaiba ng mananampalataya claiming to be a Christian and those who are of the world. Ang ganda kanina ng devotion ni ano no, ni brother ni Deacon Mimon. And I encourage everyone to come early, masaksihan natin yung mga devotions kasi napaka-encouraging. Be the antithesis of the world. Maging kabaliktaran ka ng mundo. Paano maging kabaliktaran ng mundo? Kailangan pa bang baliktarin yung ulo mo? Yung damit mo? Hindi. Mamuhay ka ng may kabanalan. If everyone in the world will say na okay lang mamuhay ng ikaw ay homosexual, LGBT, o kung ano pa man, makipag-live-in ka sa hindi mo asawa, magkaroon ka ng multiple partners, gawin mo lahat ng bisyo, anong gagawin mo lang? Go against the flow. Pero let me qualify that. Maraming namumuhay morally, but they're not of Christ. So we must know kung anong kinalalagayan natin. Na pinapaalala ni Pedro dito sa mga mananampalataya, niligtas kayo, you were washed. Nilinis kayo ng Panginoon, niligtas kayo. So you must gird up your loins. May kailangan kang gawing kilos, may kailangan kang aksyonan. Point number two is not only to gird up your loins, but be sober. Be sober. What's the opposite of being sober? Lasing. Unsober. Sabi dito, be sober. A Christian life must be lived in full awareness. Full awareness and knowledge of what Christ has done on the cross and what life must be lived in view of it. Ang isang Kristiyano ay dapat maging aware o maging, ano ba yung awareness sa Tagalog? Maging gising ka. Maging alam mo yung iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Balikan natin yung ating text. Sabi po dito, in verse 1, therefore, preparing your minds for action, that's the first point. Second, being sober-minded, yung meron kang awareness, alam mo, hindi ka todo pasa lang, but you are aware of your faith, you are informed of your faith, you are not just going through the motions. Na sinasabi, oh, Kristiyano, oh, sige, sabay lang. Sabi ng presider, tayo. Sabi ng presider, upo. Sabi ng presider, kanta. Sabi na para lang tayo mga robot. But we must be aware of what Christ has done on the cross. Therefore, we can be aware of what must be done sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Knowing what you are ransomed with the precious blood of Christ, this is the statement that Peter said, malaman mo kung anong pinangbayad sa'yo para ikaw ay maligtas. Ano yun? Being sober is knowing that you've been purchased by the blood of Christ. When we were unbelievers, when we were of the world, we have no value. Wala tayong value. Wala. Anong value natin? Lahat tayo tatapon sa impyerno. We all deserved hell. But when Christ died for us, the blood of Christ purchased us, the precious and tawag dito, matchless blood of Christ ay binili tayo. Hindi dahil mahalaga tayo. Hindi dahil mahal tayo. Hindi dahil mataas ang value natin. Pero dahil ganun kamahal ang presyo ng ating pagkakasala. Nakuha natin? Kaya mahal ang binayaran ni Kristo kasi ang mahal ng utang natin sa Diyos. Ang pagbabayad ay hindi kay Satanas. Ang pagbabayad ay dun sa offended party. Sino yung na-offend? It is God who was offended by our sins. Therefore, when Christ purchased us,
Binili niya tayo ng kanyang dugo. Ang kabayaran ng kasalanan is offering of the life of Christ to the Father. At dahil sa offering ni Christ ng kanyang blood sa Ama, na propitiate, na nasapat ang kasalanan na ating nagawa. So kung titignan natin, grabe, daming ngayon nagsasabi mga pastors, well-meaning Christians, and sabi, alam mo, pag si-share sila ng gospel, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos because you're a precious child of God. Napakahalaga mo sa Panginoon. Well, totoo naman, mahalaga tayo sa Panginoon and we are precious in His sight. But never for a second think, kaya ka mahalaga sa Diyos dahil meron kang presyo na mahal. Kaya lang mahal ang pagkakabili sa'yo ng Panginoon kasi ang mahal ng utang mo sa Panginoon. Ang mahal ng ating offense sa Diyos. Na ang kinakailangan lang makapagbayad ay isang walang batik, walang dungis na Lamb of God. Blameless, spotless black, the Lamb of God. And it is the Son of God, Jesus Christ. So that's knowing that we were ransomed by the precious blood of Christ. And being sober also, not only knowing, but living in obedience to the truth. Living in obedience to the truth. Sabi ni Pedro dito sa text natin, for a sincere brotherly love, we love one another earnestly from a pure heart. Being sober is living in obedience out of a pure heart. May pagsunod tayo sa Diyos dahil alam natin na tayo niligtas ni Kristo, alam natin yung natapos niyang gawa, aware tayo. Yung mga lasing, anong sinasabi pag may nagawa sila? Hindi ko alam eh, nakainom ako nun eh. Lasing ako eh. Hindi ko na-control sarili ko. And this time, when Peter said, be sober, meaning be in control, be informed, know why you're saved, know who saved you, and know what must be done since you're already saved. At lahat ito ay ginagamitan ng pag-iisip. Holiness requires our mind being submitted to God. As the greatest commandment says, love the Lord your God with all your heart, your mind, your soul, and your strength. Minsan nakakalimutan na yung mind. Bigin mo ang Diyos, huwag mo nang isipin. Be mindless. Hindi. God requires our sobriety. Maging sober tayo sa pagmamahal at pagsamba at pamumuhay na may kabanalan. So to be sober, we must take note that holiness is not a piece of a life of a Christian. Hindi lang ito parte ng isang Kristiyano, yung pagiging banal. You must know that you're a Christian, it is not just a part of your life. Hindi lang Sunday ka banal. Hindi lang pagkaharap mo yung kapwa mo mananampalataya, ikaw banal. You've been purchased by the blood of Christ and every inch and every part of you has been made holy by God. Therefore, the life of a Christian is a life of holiness. It's a lifestyle. Kung paano dati, nung wala ka pa kay Kristo, kapalaluan ang pamumuhay mo, kasalanan ang iyong ine-enjoy, ngayon nag-i-enjoy ka sa kabutihan at kabanalan. It's what constitutes us. Holiness. So if you slice an arm of a Christian, kapag Kristiyano nasugatan, in this day and age, ngayon, pag nasugatan, iba lalabas daw eh. Rainbow color. Because everyone is submitting at the altar of the LGBTQ idolatry. Pero ibahin natin ang Kristiyano. If we will be sliced, if our arms will be sliced, we will bleed holiness. Kung tayo masusugatan, durugo sa atin ay kabanalan. Hindi kamunduhan, hindi kasalanan, kundi kabanalan. Our third and last point is not only we must gird up our loins, we must not only be sober, hindi lang handa, hindi lang gising, but we must focus. Saan tayo focus? Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus.
Peter said, kung meron kang pag-asa ngayon, you are being persecuted, you're being harmed, in this day and age, aba, teka muna, paalala ko sa'yo, there is this blessed hope in front of you. Instead of looking at what's happening right now sa paligid mo, na pangit yung mga nangyayari, look at the glorious hope that God has given us. And what is that glorious hope that God has set before us? It is the revelation of Jesus Christ. And what does it mean? Yung revelation of Jesus Christ, when Christ is revealed, yung paparating na pagbabalik ni Kristo Jesus. Ano ito? Unahin natin, when Christ revealed Himself to us through the regenerating power of the Holy Spirit, tayo na bago. Sabi doon, I will sprinkle clean water in you. I will change your heart of stone to a heart of flesh. I will make you clean. You will be my people and I will be your God. That is the imputed holiness to us. Pinabanal na tayo ng Diyos. At nandyan na, we are already positionally sanctified. Pinabanal na tayo ng Diyos, but progressively being sanctified pa rin. Binabago pa rin. But in the hope that we profess as Christ approaches us. Habang papalapit ng papalapit ang pagbalik ni Kristo Jesus, dito dapat nakabase, nakaangkla ang ating pag-asa. At ano yun? Una, we must understand that our holiness is not achieved, but it is a gift. Hindi natin to, ano ba achieve sa Tagalog? Naabot. Hindi natin naabot. Ito'y binigay ng Diyos sa atin. Pinabanal niya tayo. And in that view, holiness is predominantly visible to a Christian's life as the day of the Lord approaches. Habang palapit ng Panginoon, pabanal tayo ng pabanal. Habang papalapit ang liwanag, nakikita mo ang karumihan mo at lilinisin mo yan. Hindi nakakita ka ng dumi o muta sa harapan ng salapin habang lumiliwanag, lalo ka namang, ay wow, ang dumi, dagdagan ko pa. Hindi. Nagpapakabanal ka lalo. And what does it mean as the day of the Lord approaches? In the time of Christ's return, He will subtract all our sinfulness, our filthiness, lahat ng kasamaan, at makakahinga tayo gloriously. Sa unang hinga ng resurrected body natin, mararamdaman natin yung unang hinga ng walang kasalanan. Doon ba nakasalig ang iyong pananampalataya? Doon ba nakasalig yung pag-asa mo? O yung pag-asa mo na sa unang hinga ko, sa marangyang buhay, sa buhay na walang kahirapan, sa unang mga bagay na makapagpapasarap sa atin dito sa mundo. But the Lord is showing us through the letter of Peter to these believers, you will not enjoy yung masasabi mong sinless perfection dito sa mundong ito. Maraming dahilan para ikay bumagsak, magkasala. But in view of what Christ did on the cross and our hope that is anchored in His glorious return, masasabi natin, Panginoon, Maranatha. Maranatha, which means come, Lord Jesus, come. Lumapit ka na, dumating ka na, Panginoong Yesus, sapagkat ako'y nananabik na ako'y maging lubusang banal upang mayakap kita. Matalikuran ko itong kasalanan ito na nagpapahirap sa akin. Hindi yung wala kang makain. Hindi yung sakit karamdaman mo. Hindi yung mga bagay na temporal na nagpapahirap sa atin dito, mga kapatid. Pinapaintindi ni Pedro na kayong mga nangalat sa iba't ibang mga lugar. Hindi yung persecution ang poproblemahin nyo, kundi yung kasalanan. Kasi kahit gaano kasaya, karangya ang ating buhay, ngunit wala tayong kabanalan na sabi ng salita ng Diyos, we cannot see God. We cannot face Him. Ngunit salamat na lang sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, na kahit tayo'y naghihirap sa mundong ibabaw, kahit nakakaranas tayo ng mga sakit karamdaman, nandoon ang provision ng Diyos. Maaring gumaling tayo dito. Maaring tayo ay makaranas ng kaginhawaan, financially or otherwise. Pero bitin yun. Pagkat yung mga bagay na yun ay hindi eternal. At ang bagay lamang na lubusan nating magiging kasiyahan
ay yung masabi nating Panginoong Diyos, salamat, hindi na ako nagkakasala pagkat ako'y lubusan mong pinabanal. In our glorious state. At kung hindi iyon ang ninanais mo, kapatid, gusto kong buksan ang iyong isipan ngayon, mga kapatid. That when we lose focus of Christ, we reflect the world. And once we keep our focus on Christ, we reflect His light to the world. Sabi kanina ni Brother Deacon Mimon, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung salt and light. It's always together. Hindi ka lang pwedeng maalat. Dapat maliwanag ka rin. At ang panalangin natin sa Diyos habang dumarating ang pagkakataon, papalapit ng papalapit ang kanyang pagbabalik, pabanal tayo ng pabanal. Again, we're not saying na hindi tayo kayang i-bless ng Panginoon dito. But we're fooling ourselves kung dun lang ang ating kasiyahan. We must fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Makita natin kung ano man ang mayari sa mundong ito, meron tayong hinaharap na gloria sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Our challenge this afternoon is, are you holy through Christ or through your works? Ikaw ba'y banal sa pamagitan ni Kristo sa kanyang natapos na gawa o sa iyong sariling gawa? Maraming nagsasabi, mabait naman ako, mabuti naman ako, makatwira naman ako. And I want to quote Charles Spurgeon when he said, if your piety can live without God, it is not of divine creation, it is but a dream. Kung ang ating daw kabutihan, ang ating pagpapabanal ay hindi nakasalig o nagmumula sa Diyos, mabasabi natin na I'm a good person, kahit hindi ako Kristiyano, I'm still a good person, it's nothing but a dream that will soon turn into a nightmare. Continuing, he said, because if God created it, it would wait on Him like flowers wait on the dew. Kung ito'y nagmula sa Diyos, kung ang banalan na ito ay mula sa Diyos, maghihintay ito sa Diyos na para naghihintay isang bulaklak sa hamog. Ano yung sabihin nito, mga kapatid? As our challenge to live a holy life is being spoken this afternoon, I want you to realize and remember that our holiness can only come from the source of holiness, and that is God, that is Christ. Wala na tayong ibang panggagalingan ng kabanalan. As I conclude this message, the divine holiness is given by God to the hopeless and helpless sinners like us. In return, we must put our hope in Christ. We are hopeless. We are helpless. Hindi natin kayang pabanalin ng ating mga sarili. Even our best efforts, sabi nyo, pinakamabuting gawa natin ay basahan lamang, maruruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. So since Christ has made us holy, anong challenge natin? We must put our hope in Christ for His holiness. To the believers, our holiness can only be achieved through Christ Jesus, lest we forget. Hindi sa sarili natin gawa. And that goes the same to the unbelievers. Kahit anong pagpapakabait mo, pagpapakabuti mo, kung hindi ito sa pamagitan ng natapos na gawa ni Kristo, pagharap natin sa Panginoong Diyos, sasabihin niya sa atin, sino ka? Hindi kita nakikilala. Ikaw mapaggawa ng kasamaan. Lumayas ka sa harapan ko. But if we place our faith in Jesus Christ, and we live a holy life not because we must so that we can earn God's favor, but we live our holy lives because we have been given holiness by God. Paririnig natin sa Panginoon, welcome, my good and faithful servant. We must be holy to please God. That's the point. We must not seek holiness to please ourselves or to make ourselves feel better. Umuusig ang konsensya mo. Magpapakabait na ako kasi konsensya ko, grabe, tagainuusig na ako. Well, ang ginagawa ng iba, sinashut up yung conscience para lang matigil yung pag-uusig. Well, we can shut that down.
But it doesn't change the fact that if you've offended the holy, holy, holy God, magsusulit ka pa rin sa Panginoon. So if we will be holy, it is to please God, not to make us feel better about ourselves. Hindi para masabi natin, ah, banal na ako ah. Mas mabait na ako sa kapitbahay ko. Mas mabait na ako sa churchmate ko. But it is to give glory to God. To the unbeliever, know that you are unholy. Wala kang kabanalan. Pastor, ang yabang mo naman. No. Hindi ako nagsabi nun. It is the word of God. For all have sinned and fallen short of the glory of God. And the only way that we can achieve that holiness is not to achieve it, but believe in the finished work of Christ. Manampalataya ka sa natapos na gawa ni Kristo so that you can be holy, be made holy, and then to live a holy life. Repent of your rebellion against God. Talikuran mo yung kasalanan. Manampalataya ka sa natapos na gawa ni Kristo. Hindi bukas. Huwag mong isipin, bata pa naman ako. Next time na lang. Huwag mong isipin na, kaya ko pa naman. Huwag mong isipin, hindi, may ibang paraan. Kung may ibang paraan, matagal ka ng banal. There's no other way. Jesus Christ alone is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him, meaning no one can please God except through the holiness of Christ. My prayer this afternoon is we will be, tawag dito, yung mayanig tayo sa ating mga pananampalataya at makita natin, tayo ba'y sumusunod sa Diyos o sumusunod sa ating sariling mga kagustuhan? Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita na patuloy na bubuhay. Salamat sa iyong salita na patuloy na bumubuhay. Salamat o Diyos, dahil sa iyong salita kami po ay nakatagpo ng kaliwanagan. Sa pamagitan ng iyong salita na iyong anak si Kristo Jesus ay iyong sinugo sa mundong ito upang mamatay para sa aming mga kasalanan at sa aming pananampalataya sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, meron kaming kaligtasan. Ang dalangin po namin yung hapong ito. Patuloy mo sa aming ipaalala na meron kaming divine calling, Panginoon, na magpakabanal bilang mga mananampalataya. Na-actionan namin ito. Kami maging handa sa paggawa ng mabuti, hindi handa sa paggawa ng kasalanan. Kami ay maging listo at hindi lasing patungkol sa kabutihan at kabanalan at hindi patungkol sa mga kasamaan at kasalanan. Ganon din, Panginoon, help us to keep our focus on your finished work. Na sa iyo lamang natapos na gawa, may kita namin ng kaligtasan. Na sa iyo lamang natapos na gawa, naging posible at naging aktwal ang aming kabanalan, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong pagliligtas sa amin. Patuloy niyo kaming gabayan sa araw-araw na paglaban namin sa kasalanan upang mapanatili namin ang kabanalan sa aming mga buhay at sapagkat ang kalakasan na binibigay mo sa amin lamang ang nagiging dahilan kung bakit kami nakatatayo at nagagampanan ang aming mga trabaho bilang Kristiyano, Panginoon, sa mundong ito. Maraming pong salamat sa iyong pagliligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen.